Magandang araw mga bata sa ikaapat na baitang. Panibagong aralin naman ang ating matututunan. Ako si Teacher Eloisa, guro sa ikaapat na baitang. At hangad ko na kayo ay magabayan sa pagtuklas ng panibagong kaalaman at kasanayan. Hingil sa signaturang Pilipino ang ating pag-aaralan. Bago ang lahat, habang tayo ay nanonood at nakikinig sa ating aralin, atin munang panoorin ang ilang tuntunin. Dapat isalang-alang. Mga bata, handa na ba kayo sa ating talakayan? Kung gayon, tayo na't magsimula. Bilang inyong panimulang gawain, tingnan maigi at ating suriin ang mga laraw ang ipapakita sa ating screen. I-react at bigyan ng aksyon na thumbs up kung ikay sang-ayon sa larawan at thumbs down naman kung hindi. Ibigay inyong sariling opinion. At narito ang mga larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Maaari ko bang makita ang inyong mga reaksyon? Magaling mga bata! Tayo ngayon magsisimula na. Para sa unang larawan, pananatili sa bahay iwas COVID-19. Sang-ayon ka ba sa larawan? Ipakita ang iyong reaksyon. Bakit iyan ang iyong reaksyon? Ipahayag ang iyong opinion. Mahusay! Mahalagang sumunod tayo sa ordinansang stay at home para rin sa ating kabubuti mga bata. Para sa ikalawang larawan naman, pagpapatupad ng curfew. Sang-ayon ka ba sa larawan? Ipakita ang iyong reaksyon. Bakit iyan ang reaksyon? Ipahayag ang iyong opinyon. Magaling! Tayo may nakakaranas itong pandemya. At mahalagang alam natin ang mga pinutupad na tuntunin iwas COVID-19. At alam ba mga bata na ang inyong sinagutan sa ating gawain na nagpapakita lamang ng kasanayan sa ating tatalakayin? Ang kasanayang apat, ang pagpapahayag ng sariling opinyon at reaksyon. Bago natin palawakin ang pagtatalakay sinasabing kasanayan, tayo naman ngayon ay makikinig sa iradyo mo, ipatrol mo. Hatid sa inyo ng balitang editorial mula sa Filipino Star ngayon. Kaya mga bata, makinig ng mabuti. Ang curfew at ang COVID-19 na inimbag noong 17 ng Marso 2020 sa ganap na alas 12 ng umaga. Nagsimula na ang community quarantine noong Linggo. Hindi na pinayagang may makalabas at may makapasok sa Metro Manila. Ang mga nagtangkang lumabas at pumasok ay hinahanapan ng identification card at ng proof of employment. Pero dahil hindi nakapaghanda ang ilan sa mga dokumentong kailangan, hindi sila pinapasok. At nagdulot ito ng kalituhan sa mga nagtatrabaho sa Metro Manila na ang tirahan ay nasa Bulacan. May mungkahi naman ang Department of Trade and Industry
o DTI sa mga may-ari ng kumpanya na hikayating mangupahan ang kanilang mga empleyado habang nasa sa ilalim ng community quarantine ang Metro Manila. Isa naman sa pinaka-epektibong paraan na ginawa ng pamahalaan para hindi dumawak pa ang pagkalat ng COVID-19 ay ang ipinatutupad na curfew sa Metro Manila. Ipinatupad ang curfew sa Metro Manila kahapon sa ganap na 8 ng gabi hanggang 5 ng madaling araw. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG, Secretary Eduardo Anyo, ang sino mang lalabag sa curfew ay aarestuhin sa pagpumalag sa isinasagawang pagsita. Ayon kay Anyo, bahagi ang curfew para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 na sa kasalukuyan ay may 140 ng kaso at may 8 nang namatay. Maganda ang curfew sapagkat hindi lamang ang kaligtasan sa coronavirus ang mapapakinabang dito, kundi pati na rin ang kaligtasan ng mamamayan dahil sa mga kriminal. Kapag may curfew, madali nang mahuhuli sa checkpoint ang mga kriminal, lalo na ang riding in tandem. Dahil maraming pulis na nagbabantay, walang susuotan ang masasamang loob. Epektibo ang curfew at ang dapat lamang bantayan ay baka mayroong malabag na karapatan sa pagpapatupad ng curfew sa Metro Manila. Baka rin magkaroon ng korupsyon o lagayan para hindi sitahin dahil inabot ng hating gabi. Dapat may patupad ng maayos ang curfew at maging daan para lubusang mawala na ang COVID-19. Dagdag kaalaman lamang para sa inyo ang patungkol sa editorial at ang kahulugan nito. Ang editorial o pangulong tudli ay isang popular na babasahin na makikita sa pahayagan. Nakatutulong ito sa mambabasa sa iba'yong pagtingin ng mga isyong kinaharap ng lipunan. Sapagkat, ito'y nagtataglay ng mga kuro-kuro o opinyon na tagapagpatnugot. Layunin nito sa pagbibigay ng kuro-kuro ang magpabatid, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri, manlibang at magpahalaga sa isyong kinaharap sa nanatanging araw. Para sa ating gawain, pagpapalawak ng talasalitaan. Hanapin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A. Isulat ang iyong sagot sa patlang ng bawat bilang. Hanay A. Unang salita, proof of employment. Pangalawang salita, curfew. Pangatlong salita, riding in tandem. Pangapat na salita, empleyado. At panglimang salita, community quarantine. At narito ang Hanay B. Itinakda ang oras sa isang komunidad na hindi paglabas ng mga sibilyan. Papeles na nagpapatunay na ikaw ay empleyado ng isang kumpanya. Dalawang taong nakasakay sa motorsiklo na gumagawa ng krimen. Paraan ng gobyerno upang hindi kumalat ang virus sa isang komunidad. Sa pamamagitan ng paninatili sa bahay. At tawag sa taong nagtatrabaho sa isang kumpanya o pabrika. Ngayon, iwasto natin inyong mga kasagutan. Para sa unang numero, letrang B, pangalawa, letrang A, pangatlo, letrang C, pangapat, letrang E, at panglima, letrang D. Mahusay mga bata!
matagumpay ninyo natapos ang ating gawain bilang isa. Ngayon, atin namang alamin ang inyong pag-unawa sa tekstong binasa. At tayo sasagot hangin sa tekstong ito. Maaaring basahin muli ang editorial sa module sa ika-apat na linggo. Galingan niyo, mga bata! Unang katanungan, ano ang hinahanap sa mga nagtatakang lumabas at pumasok sa Metro Manila? Pangalawang katanungan, ano ang problema ang kinahalap ng mga kumpanya mula nang nagsimula ang ipatupad ng community quarantine? Ano rin ang minumungkahi bilang solusyon ng Department of Trade and Industry? Pangatlong katanungan, nabanggit ang curfew bilang isang paraan ng gobyerno upang hindi kumalat ng COVID-19. Paano ito ay pinatutupad ng gobyerno? Pang-apat na katanungan, bakit sinabing ang curfew ay epektibong paraan na ipatutupad ng gobyerno ayon sa editorial? Ilahad ang mga opinyong iyong nabasa sa editorial. Panglimang katanungan, saang-ayon ka ba ang curfew ay ang pinaka-ektibong paraan na ginawa ng gobyerno? Paliwanag ang iyong sagot. Napakahusay! Halagang naunawaan ninyo ang ating teksto. Alam niyo ba na yung sagot hingin sa ating tanong ay may katulog isang opinyon? Araw-araw tayong kumakaharap sa iba't ibang isyong napapanhod. Bagamat magkakaiba ang pananalantao o reaksyon, patuloy lamang ng kasanayan sa pagpapahayag ng opinyon ay palaging ginagamit sa kasanayan o pagpapaunlad ng ating komunikasyon. Ito man ay sulat o pasalitang pagpapahayag ng opinyon. Ang opinyon ay maaaring maging totoo, subalit maaaring itong posibilian ng ibang tao. Ito rin ay pinaniniwala ang mas malakas pa sa impresyon. Ngunit isang hila naman sa positibong kaalamang batay sa eksperimentasyon. Kada lesson, sa pagpapahayag ng opinion, ito ay ginagamitin ng mga sumusunod na paglala. Gaya niya. Sa aking kalagay, para sa akin, sa pagkawari ko, kung ako ang tatanungin, sa nakikita ko, at ganang aking. Mga dapat tandaan, ang editorial ay isang bahagi ng pahayga na naglalaman ng kuro-kuro ng manunulat tungkol sa isang partikular na issue. Ito ay isang pasulat na paraan ng pagpapahayag ng opinion o reaksyon ukol sa balita o napapanhong issue. Ang pagpapahayag ng opinion ay hindi lamang sa pasulat na ipamamalas pagkos ito ay nasasagawa rin madalas sa pagkasalita. Ang pagpapahayag ng opinyon ay ginagamitin ng mga sumusunod na parirala. Sa aking palagay, para sa akin, pakiwari ko, sa nakikita ko, kung ako ang tatanungin at sa ganang akin. May ginawa pa akong gawain upang mailapat ninyo ang kaalaman sa ating aralin ito. Kuhanan ng nagawa ng inyong lisa at maaari kong isend sa inyong guro. Ating sagutan ang pangwakas sa pagkasulit o pagdataya. Basahin at unawain ang sitwasyon. Isulat ang inyong opinyon sa bawat sitwasyon. Sinong kausayan? Kung kayo'y may katanungan o hindi naunawaan sa bahagi ng pag-aaral na ito o aralin na ito, maaari nyo kontakin at tanungin inyong guro sa Pilipino. Muli, ako si Teacher Eloisa, guro mula sa paaralan ng Elementaryang Santa Quiteria at inyong pahatandaan, wika at panitikang Pilipino, pagyamanin ng buong tatag at talino. Taas noong pagmalaki mo, isa kang tunay na batang Pilipino.